kanyang malahiganteng anyo. Nakakasindak na presensya sa mga serye at pelikula. And now, ako si... Pero off-cam, siya si Mark Anthony Andaya o mas kilala bilang Big Mac. Komedyante ako, palatawa talaga ako. So, sa mga role ko sa ibang sa mga teleseries, bad boy na intimidating, nakakatakot na ano. Pero talaga, loko-loko talaga ako. Mas matangkad lang talaga ako sa most of the Filipino. Pero kung ano yung nakikita niyo sa ordinaryong tao, ganun din ako. Go na naman! Di lubos maisip ng 38-year-old actor na papasukin niya ang mundo ng showbiz nang maimbitahan siyang maging parte ng pelikulang On the Job ni Eric Mati. Gerald Anderson daw, Joel Torre, Pedro Pascual. So na-starstruck ako. Siya nahihiya talaga ako. Ayoko talaga. Sabi ko, sorry po, ayoko po. Hindi ko po kaya yan. Sa school nga yung mga group play sa school, pag ginawa na namin, gagawin na namin, absent na ako niyan. Nabubuli din ako noong bata ako . Bagamat nag-aalinlangan siya sa simula. Kalaban po kami sa inyo. Napalaman. Tinanggap ni Big Mac ang bagong hamon na ito, hanggang sa napamahal na rin sa kanya ang industriya. Hindi man ako sa mukhang pera, di ba? The money is good. May malaki pa lang ano, sa pag-artista, sa per day. Sakat na. Kung ginawa ko na, nakita ko na maganda pa na maging, maganda pa na gawin to sa pag-artista. Good evening, everybody. This is Big Mac Andaya. Katrabaho ko, ika-vlog. Yung mga bright lights, camera, nakatawa yung attention. Then I'm with this superstar artista na sa TV ko nang napapanood. Diba? So parang sabi ko, sige, na-overwhelm ako. Pero bago siya tuluyang sumabak sa pag-artista, ang mundo ni Big Mac umikot pala noon sa bola. Kaljehero akong bata Nagsimula lang sa papawis, walang magawa, laro, sige, hanggang sa, yun, bigla akong napansin ko, ako yung pinakamalaki sa mga magkaibigan, mas advantage ako sa lahat ng mga nakakalaban namin, na yung iba, mga dayo pa, di ba, pag dayo, may mga pustahan. So, parang ako yung naging, pinaka-naasahan sa mga magka-abarkada. Kilalang-kilala yun si mga dito. Pagka kami na naglalaro, ang dami talaga, buong crowd. Kahit sabihin mong wala kaming panalo, masaya kami. Ganyan. Naging bentahin niya sa court ang kanyang angking tangkad na namana niya mula sa kanyang mga magulang. Pag sinabing itong Taal Street, yun, si Mark Andaya, yung pambato, pinakamatanggal. Mama ko kasi almost 6 feet siya. Tapos ang papa ko, mga 5'9 yata, 5'10. Bunso sa siyam na magkakapatid si Big Mac. Maagang binawian ng buhay ang kanilang ama. Kaya't mag-isa silang itinaguyod ng kanilang inang nagtatrabaho bilang Spanish professor sa isang universidad. I'm going into college. Matay yung mama ko . So, syempre, sino magpapaaral sa akin? So I have to try and mag-try out sa mga schools in order for me to have a good education. Ginamit ko yung basketball para makakuha ko na scholarship. Yun nga sa letran. Minor wants to take it blocked by Andaya. Mula sa paglalaro sa kalsada, dinala ni Big Mac ang kanyang talento sa NCAA. From Andaya. At naging isa sa mga key player ng 2005 champion team, Letran Knights. Ang pinaka-natutuwa ko yung mga elementary kids nung sa Letran kasi they're all wild. Nakikita nila sa campus, isang buong klase tumatakbo, Bigma! Ayan, laki ko, di ba? Lahat sila nakakapit sa akin. Pero bago pa man nila makuha ang kampyonato, tumatak na kay Big Mac ang kanilang mainit na rivalry ng PCU Dolphins. Twice to beat the number 2, which is the PCU, Espinas, Bo Belga, Jason Castro. Tinalo namin sila nung next game. So sudden death na yun, nag-overtime, natalo pa kami. Pag nakikita po sila Espinas, sila Bo Belga, sa mall dati, di kami nagpapansin yun talagang. Daanan lang. Hindi ko na alam ang mga nangyayari.
Pagkatapos ng kanyang makulay na college basketball career, laking gulat ng big man nang mapili siya ng Phone Pals bilang 8th overall draft pick sa PBA. Nung naglaro ko sa kalye, parang napapanood mo yung mga sa PBA. Wow, ngayon ako na yung pinapanood. Ako na yung nandito. So, it's a very surreal feeling talaga. Ito ko pinanganak. Ito ko na karoon ng malay sa buhay. Tinugit namin. Buong buhay ko dito lang. Ganito ang ipasok ko pa ganyan pala. Ito nyo naman, di ba? Kaya hindi na ako tumitira dito kasi magkabali ako dito. Medyo rest in peace na ako dito. Sa harap ng kanyang pamilya, lumilitaw ang pagiging masayahin ni Big Mac. Ayaw mo madala, ha? Taliwas sa ilan sa mga role na ginampanan niya bilang aktor. Para sa mga taga ko to. Kasi medyo komedyante siya eh. He's the baby of my mom when she was still alive. No matter how big he is, we always consider him like a giant but still a baby. That's why he was quoted like a gentle giant before. Pero sino ang mag-aakalang naging biktima rin pala si Big Mac? Sa pangungutya. Growing up, diba, yung look ko, medyo, parang, kumbaga, pwede mong asarin eh, pang aasarin ka, diba? Tapos, at the same time, meron akong sub-mucous palate. It's a kind of a clip palette, pero sa lalamunan. Pagsasalita ako, may lumalabas, may lumunusot na, na hangin sa ilong. Nung bata ako, lagi yung niloloko ng mga tao, mga bata, mga yung salitang ngongo. May moment ako na ayoko na magsalita. Natahimik lang ako para hindi ako marinig. Wala na sila pinapansin, di ba? On my life, I never entered into a fist fight. Dahil sa kanyang kondisyon, sinamahan siya ng kanyang ina noon para sumailalim sa isang operasyon. Pero sa huling sandali, nagbago ang isip ni Big Mac. Ma, kasi tingin ko gift sa akin ni God to eh. Diba? Tingin ko may reason siya kung ba't niya ako binigyan ng ganito. Baka pag tinanggal ko to, di na matuloy yung plano niya para sa akin. Diba? Sabi, eh paano yan? Nalokohin ka pa rin ng mga tao sa paligid, di ba? Baka hindi ka makapag-asawa, makapag-girlfriend. Sabi ko, ma, hindi, doon na lang ako sa kaibiganin ko na lang yung mga taong ma-accept ako. Mga tunay na kaibigang tanggap ang lahat tungkol sa kanya. Kakampi ni Big Mac sa basketball man o sa buhay. Malilit kami yan. Dito kami, isang palakpak lang, sipo lang, labas kami dyan. Ambay kami sa kanto, yung malaking puno dyan sa likod ko. Walang pagbabago kay Mark. Pag may mga kailangan, mga halimbawa may kailangan may pag-uusapan, nandiyan kami. Lahat ng bonding ganyan. Hindi kailanman nakalimot sa kanyang pinagmulan. At kahit paraw naabot na niya ang kanyang pangarap na makapaglaro sa Pro League noon, ang kanyang mga paa na natiling nakatapak sa lupa. Journeyman, ika nga, dahil naranasan niyang ma-trade sa iba't ibang team. Hanggang sa ang karera niya sa liga, tuluyan nang natuldukan. PBA is a tricky situation in life. Kasi when your career is good, it's a good feeling. But when you think na you can play, and then you're not being used sa playing time, nadadown ka, ba't di ka ginagamit? Maraming what if. I would have wanted to stay longer, would have wanted to get awards. Pero, kumbaga, yun ang sinulat ng tadhana eh. Nagtapos man ang isang yugto ng kanyang buhay, nagbukas naman ito ng pinto para sa kanyang bagong karera. Pero ang kanyang first love muling kumatok sa kanyang pintuan sa pamamagitan ng MPBL.
sabi ko, hindi na ako makalaro as a nag-artist na may mga taping ako. Hindi, Mark, kahit na ano lang, kahit na pag-practice ka lang, mga kahit once or twice a week, basta maglaro ka lang sa amin. Yung sweldo daw, fixed pa din. Plus yung consideration na basta pag may taping ako, pwede akong ano, absent. Diba? Sabi ko, parang ang ganda ng doctrine na yun, di ba? So, kinagat po. Balik basketball ngayon si Big Mac bilang veteran center ng Valenzuela Classic kasabay ng kanyang pag-aartista. MPBL naging venue din ng mga tulad ko na PBA player na hindi masyado nagagamit sa PBA. Dito namin na-apply yun talagang yung fire namin na maglaro. Pangalawang free throw na to. Oh? Galing pang shooting yun. Kailangan ko si Big Mac when it comes sa experience on the court. Pag medyo nagugulo na yung iba, siya yung taga-stabilize. De Chavez, drop pass. Mark Andaya, di na kailangan tumalun. We all know that Big Mac is a funny guy outside the court. Pero syempre, we all know that inside the court, he's a different person. Kahit tumanda yan, kahit mawala yung balbas niyan, yung basketball nasa puso pa rin yan. Yung pa rin yung first love, hindi yung mawala. Dahil alam niya na walang permanente, lahat pwedeng mawala sa isang iglap. Anuman ang mayroon siya sa kasalukuyan, iniingatan niya at pinagsusumikapan. Paano kung kinabukas pagkagising mo, hindi ka na si Big Mac Andaya? Wala nang taping, wala nang kumukuha sa'yo, wala, tapos ko na yung basketball career mo. Are you prepared? So naging motivation ko yun na to save up and invest on your money. Don't miinom, don't nagyoyosi, don't nagsusugal. Dahil walang saysay kung hihintayin pa nating mawala ang isang bagay bago natin malaman ang halaga nito sa ating buhay. Nothing is promised. No, kumbaga, hashtag walang forever. Diba? So, you just have to be ready. One day, may lalabas na mas bata, na mas mabilis, na mas magaling. Diba? So, I had my time there. Even if it's a short career, I made sure na it was a fruitful one.